5 dahilan kung bakit ka mahirap. Una, hindi mo nililista ang mga gastos mo. Pag wala tayong monitoring sa lahat ng ating mga ginagastos, madalas we spend more than what we earn. Pangalawa, hindi ka nag-iipon. Pag hindi tayo nag-iipon at pag may bigla ang emergency, napupunta tayo sa utang kasi ito agad yung nagiging ating solusyon. Madalas, mas nababaon pa tayo sa utang. Pangatlo, kulang ka sa financial education. Hindi ka interested paano mag-invest. Hindi ka interesado paano yung tamang pag-iipon. Pang-apat, hindi ka nag-i-invest. Hindi natin nare-realize, pwede palang magtrabaho ang pera para sa atin. Hindi natin alam how money works. Kung nag-i-invest tayo, yung nagko-compound po doon na interest, yan po is money working for us. And number 5, iisa lang po yung source of income mo. Kaya pag nawalan tayo ng trabaho, wala tayong fallback. Dito nagsisimula yung ating kahirapan.